So ayan, at may nagbabalik na naman. Nakakamiss naman mag-Dragon Nest, di ba, dogs? Yes. Putang ina. Hey! So ayan, kawasan. So ayan, Dragon Nest 2 Evolution ay beta test po today, September 29 hanggang katapusan ng October. So isang server lang po. So ito naman yung apat na mga classes nila. So ayan ang Warrior, at gender lock pa siya sa ngayon, so lalaki pa lang. Yung Archer ay ganun din, gender lock pa muna, babae pa lang, pero hindi ang Cleric. Yung Sorceress naman ay babae pa lang, so isa pa lang yung hindi gender lock. Ayan mga presets sa customization niya. So halos lahat ng pag-customize ay naka-focus lang sa ulo. Teka, ano ito? Teka, may isa pa. Ay pucha, tang ina ang ganda. So matapos natin dyan ay madidiretso tayo sa ganito, pero i-skip na natin yan. Lagay pangalan pagkatapos. So dito na tayo sa open world map nila. So ayan, pinindot natin sa kapwa. Bibigyan ka ng sobre. Sa loob nito may 2,000 barya. Usap-usap sa NPC tapos ayan. Susundan mo yung arrow. No. Hindi mo na po susundan dahil may auto pathing na po siya. Ayan, pathfinding. So ayan. At may nagbabalik na naman. Nakakamiss naman mag-Dragon Nest, di ba, dogs? Yes. Putang ina. At ayan na nga, at nagsimula ng magpa-level ang mag-ina. At medyo umiinit na yung ulo ng isa sa kanila dahil wala daw itong auto-attack. Buisit naman ito, mami, bakit walang auto-attack dito? Hayaan mo, dogs, baka magkaroon ng auto-combat yan mamaya. Ang tanong, magkakaroon nga ba ng auto-attack ito? Ang sagot mamaya. So ganito po yung itsura pagpapasok tayo sa mga dungeon nila. So ayan, parang for me sa tatlong Dragon Nest na lumabas sa mobile, parang ito yung pinakamalapit sa PC version. Ewan ko lang ha. Parang parehas lang din sila nung World of Dragon Nest. Pero para sa akin, World of Dragon Nest pa din yung mas hawig sa PC. So isa-isahin natin yung mga available na mga mounts nila. So ito na yung kabayo na yon. Tapos ito din yung white version niya. Na-miss ko din itong airship nila dito. Pero ito talaga pinaka na-miss ko dito. So after ninyo matapos itong boss na ito ay mapupunta na kayo sa Saint's Heaven. So ayan na nga ang Saint Heaven. So level 10 mga idol ay magse-second job na agad tayo dito sa Saint's Heaven. So sa pipiliin nating second job ay makikita naman natin yung mga skills nila, pero hindi ko alam if pwede testing kasi change class agad nakalagay. So pinili ko na lang yung gusto ko, which is yung force user. So ganito lang yung skills niya guys, tulad lang sa mga Dragon Nest noon, tapos yung third job nandyan na din. Wow, nakakamiss talaga mag-Dragon Nest. Yung market mga lodi, medyo naguguluhan pa ako. Beta pa lang kasi ito. Tapos nadaanan natin si Berlin Blacksmith. Tapos may seller sila dito na nagbebenta ng pakpak. Ay, usapang pakpak na naman. So bago yung pakpak ay mayroon muna sila ditong gacha. So bumukas muna tayo ng sample nila, mga nasa 10 piraso ito. At ayan ang ating mga nakuha. Ang Open Pandora ay nagbabalik. Pag official release nito, kailangan natin ng madaming ritual nito. Sa pag-upgrade ng items ganito siya. May unang tatlong bato akong nakita. Una itong pula, kulay green,
tapos kulay blue, at may mga iba pa yan. So VP base nga po pala ito tulad ng Dragon Nest Mobile. May battle pass din sila, grabe. So ayan, nung nag level 15 na kami ay napansin namin na may mga linya nang lumabas. So hanggang 8 po iyan, at pag napuno ito ay may lalabas na extra pindutan niyang kulay white-yellow. So extra skill din yan, mga Lodi. So bago tayo mag gameplay only, may auto attack ba ito? Mayroon kasi kaming nadiskubring ibang klase ng auto battle dito. Pumunta sa event, tapos sa solo, then pumunta sa Monster Codex. So nandyan, pumili na kayo ng monster na gusto ninyong banatan ng paulit-ulit. Para siyang auto farming or leveling kung malakas ang XP sayo. So dyan, mga Lodi, ay hindi na po ako pumipindot ng mga skills dyan. Naka-auto combat na talaga yan. So yan pa lang sa ngayon yung alam namin na way para makapag-auto skills, so hindi sa main quest yung auto skills niya. So hindi natin alam kung ano ang mga babaguhin e dadagdag or ibabawas nila. Tandaan po natin, beta pa lang po ito at madami pang kulang, wala pa nga silang academic dito na class. So far ay okay naman yung naging experience namin dito sa beta, at wala pa namang bugs na na-experience. Wala pang PvP, mga team dungeon or mga guild activities tulad ng guild boss. Kasi bago pa lang po ito sa official release na tayo nung maglalaro at gagawa ng content. Ito kasi beta pa lang naman. So ayan, at ipapakita na lang natin yung iba pang gameplay nito sa ibang mga map. At madaming salamat sa panonood, see you again sa official release neto.